Welcome back sa Pangkabuhayan TV. Sa video na to, pag-usapan natin ang tungkol po sa pag-iipon. Oo, hindi nyo po siguro narinig masyado. Pag-iipon po. Pinaka-importante po itong pag-iipon dahil dito po naka-depende ang ating future. So kung wala po tayong ipon sa ngayon, wala din po tayong mahuhugot in the future. Hindi po palaging healthy ang ating katawan. At alam ng karamihan yan. Hindi po tayo palaging healthy every day. Mayroon talagang times na hindi natin kontrolado at bibigay talaga. Lalo na kapag nagkakaedad na tayo. So habang bata pa, habang maaga pa, kailangan po nating mag-ipon para if in case dumating man yung time na hindi natin inaasahan na magkakaproblema tayo sa health or ang family natin, at least kung kailangan talaga ng pera, so mayroon tayong mahuhugot, or kung mag-stop or mawalan tayo ng trabaho, at least kahit papano mayroon po tayong makukuha. So kung mapapansin niyo po dyan sa screen, nandyan po sa inyong screen ang isang transaction history. At ito po ang lumabas ay savings interest. Saving interest. So, ibig sabihin, ano po ito? Mayroon pong savings ang isang tao sa isang bangko. Ang halimbawa po dito ay yung nasa inyong screen ay sa C-Bank po ito. Ito yung bagong digital bank na C-Bank na dating Rural Bank of Laguna. So, imagine niyo po kung magkano yung savings niya, kung bakit siya nagkakaroon ng 622.48 na interest rate. Less na po ito ng withholding tax. Net na po ito. Yung 622.48 ay net na po ito. Nabawasan na po ito ng withholding tax. At imagine ninyo, daily po ang kaniyang interest na 622. Mas malaki pa sa sumasahod ng minimum sa Metro Manila. Pansin nyo ba kung gaano kaganda ang mag-ipon? So kung mayroon po kayong nakatagong pera at gusto nyo pong tumubo, huwag nyo pong ilagay sa mga commercial bank. Kasi sa commercial bank, 0.012, 0.025, mga 0.0 lang yan per annum. So kung hindi, milyones. Siguro kung mayroon kang 50 million, hindi ka makakakita ng malaking interest. Pero sa mga digital bank ngayon, halimbawa na lang ang C-Bank at saka CIMB, Tonic Bank, Paymaya or Maya Bank, malaki po ang interest nila. Pero ang pinaka maganda sa lahat, yung sa C-Bank, kasi ang crediting ng interest ay daily. Imagine niyo po kung 622.48 per day sa loob ng 30 days, magkano po? So, i-compute natin, kukuha tayo ng calculator. So, 622.48 i-times natin ng 30 days. So, ang total interest po niya within 30 days ay 18,674.4. Para ka na rin mga tailor ng bangko, sumasahod na tailor ng bangko, or manager ng mga lending company, maliit lang naman ang basic pay ng mga manager ng lalo na yung mga baguhan, mga maliliit lang na company. So hindi ka na naghihirap na pumasok sa trabaho para magkaroon ka lang ng sahod na 18,674.4 sa loob ng 30 days. Dito, natutulog ka lang. Ito yung sinasabing passive income. Ito yung passive income na wala kang ginawa.
ang ginawa mo lang ay yung lagay sa kanila yung perang naipon mo. Pero disclaimer, mag-ingat din po dahil maraming mga lumalabas na mga digital bank ngayon na medyo alanganin pa, hindi pa siya ganun ka-stable. Oo. Ang C-Bank ay dahil connected po siya sa Shopee, oo, sister company ata nila ng ang Shopee, so marami ang nagtitiwala. At sa reviews ng mga users, mga client ni C-Bank, pagdating po sa CSR, sa mga support po nila ay the best po ang C-Bank, gaya din ng Shopee. Mabilis din umaksyon ang Shopee, lalo na yung CSR nila. At nasubukan ko na din po na nagka-problema ako sa Shopee, pero naagapan or na-solve agad, lalo na yung transfer of money from Shopee Pay to other banks. Naka-experience ko na din yan. So, ang hindi ko lang masyadong ma-recommenda yung CIMB, although maganda talaga ang CIMB din. Pero kung magkakaproblema, naku, masakit sa ulo. Kasi yung CSR nila, wala sa hulog yung iba. O, kapag ikwento mo na yung tungkol sa problema mo, bababaan ka nila ng tawag. So, anyway, sa ibang video na natin pag-uusapan yung mga problema ng iba't ibang mga digital bank. Pero dito po, pinapakita ko lang po sa inyo ang kagandahan na magkaroon ng savings at yung interest na hindi mo pinaghihirapan. So maganda talaga kapag kayo ay mayroong, sa akin ang nasubukan ko lang ay ang kaya ko lang ma-save. Ang kaya ko lang ma-save ay nasa 20 pesos per day. Oh, 20 pesos per day. Ano na yun eh? 150K. Halos 150K ang nilagay ko sa C-Bank. Pero itong 622, imagine niyo po. Kayo na ang mag-compute kung magkano kaya ang kanyang principal amount na nilagay sa kanyang savings para kumita ng ganito kalaki araw-araw. Siguro kung ako ang may-ari nito, tuwang-tuwa ako at excited ako palagi na mag-check ng aking account after midnight. Kasi ang crediting ng interest ni C-Bank ay after midnight. So pag 12 midnight, after siguro 5 minutes, pag-check mo, ayan na, nagre-reflect na. Pero minsan ay automatic talaga. After midnight, pag 12:01, lalabas na agad yan. So, maganda talaga ang magkaroon ng savings. Sa ngayon po, ang aking savings ay nakatutok ako doon sa 5 cooperative na one of these days ay isa-isa ko pong i-feature dito sa Pangkabuhayan TV yung mga cooperative na yon. So, ang iba ay monthly po akong nag-deposit sa aking share capital. Mayroon namang weekly. Yung weekly ay mayroon pong mga collector sila na pumupunta dito sa shop ko. Kasi mayroon akong negosyo, so advantage po sa akin na every week po ako puntahan para mag-deposit. Hindi na po ako ang pupunta sa branch. Ang aking mga cooperative ay minimum of 20 years na po na nag-operate. So, ingat din po sa mga cooperative, sa pagpa-member ng cooperative or sa pag-save sa cooperative, dahil hindi po lahat ng cooperative ay maaasahan. Marami din po ang fly-by-night na lumilipas. Paglipas ng ilang taon, pinakamatagal 5 years, nawawala sila. Pero yung pinamemberan ko po na cooperative ay nasa 20 years mahigit na po. Oo, yun yung pinakamababa, yung 20 years. So, yun yung pinag-iipunan ko for my retirement plan. So, pagdating ng araw, kapag hindi ko na kayang magnegosyo at siguro ugod-ugod na ako, at kahit papaano mayroon po akong makukuha na mga interest rate. So, isa sa malaking halimbawa na ibibigay ko yung Tagum Cooperative na last year po ay nakakuha po ako ng 13,000 mahigit sa loob ng isang taon. At ang share capital ko po noon ay
100,000 lang. So ang goal ko po, ang target ko po ay ma-hit ko po yung maximum na 500,000, which is sana this year makuha ko po yun. Makuha ko po yung 500,000 na share capital sa Tagum Cooperative. Imagine niyo po kung magkano makukuha ko. So excited na po ako dumating yung April dahil April talaga malalaman kung magkano ang interest, kung sa commercial bank interest, pero sa ano kasi sa mga cooperative dividend po yan, dividend and patronage. So sigurado mag times 2 siguro or times 3 ang aking matatanggap sa taong ito, hopefully. So kayo po ay dapat po ilagay niyo po din po sa inyong ano, sa inyong sarili na dapat po tayo ay mag-ipon. At hindi lang po yan, pag-uusapan din natin sa channel na to yung tungkol po sa mga insurance. Kasi ako din po ay kumukuha na ng insurance. Dahil kung wala din pong insurance, 4O savings, makakain din. Dahil yun nga, darating talaga ang time na humihingi na po ng kita ang ating katawan. So, mas mabuting mayroon po tayong insurance. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget to subscribe and hit our notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. See you in our next video. Maraming salamat. Paalam.